Dumalo si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte sa ilang aktibidad sa Davao City kahapon. Ipiniliwanag din niya ang ilang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa at tinalakay ang iba pang isyu. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Unang dumalo si VP Sara sa pagdaraos ng 88th National Convention of the Philippine Association of Local Treasurers and Assessors sa Davao City kahapon. Layo na naturang pagtitipon na mas paitingin pa ang kolaborasyon ng mga treasurer at assessor ng iba't ibang LGUs para sa fiscal accountability at sustainability ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sunod na dumalo ang bise sa pag-award ng Daycare Center sa Barangay San Antonio, Agdao, Davao City, kung saan nakihalubilo ito sa mga bata at binigyang halaga ang paghulma sa mga ito bago tumungtong sa basic education. Pinangunahan din ni VP Sara ang pagbibigay parangal sa Search and Rescue Team ng Coast Guard District Southeastern Mindanao na tumulong sa Search, Rescue and Retrieval Operation sa pagguho sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Kinilala rin ito ang ipinamalas na abilidad ng search and rescue dogs ng Coast Guard na sina Apa ng Southeastern Mindanao, Brittany at Tifa ng Southwestern Mindanao at Ivy ng Barm kasama na ang kanilang handler. Malaki raw ang kontribusyon ng SAR dogs lalo na si Apa sa pagkakatuntun sa 3 taong gulang na bata na nahukay ng buhay sa guho matapos ang 3 araw. Samantala, ipinaliwanag ni VP Sara na ang pagbabalik sa June to March school calendar kung saan sa July 29 na ang umpisa ng klase para sa school year 2024-2025 at magtatapos sa May 16 sa susunod na taon. Base raw ito sa isinagawang konsultasyon ng DepEd sa iba't ibang educational stakeholders. Private schools, they have the option to follow the DepEd calendar or they can follow their own calendar provided that sumunod sila sa batas na they cannot open before the first Monday of June nor later than August 31. Samantala, nagbigay din ng pahayag si VP Sara hinggil sa 12 anyos na estudyante na nagpaputok ng baril sa Castilla, Sorsogon. Anya, bagamat hawak na ng pulisya ang investigasyon, papaimbestigahan din niya sa division at regional office ng DepEd kung bakit na ipasok ang baril sa nasabing paaralan na hindi na pinangalanan. Mga ganito, nire-refer natin sa police because this is a police incident. And then binigbigyan natin ng instructions ang ating regions and divisions. Tingnan kung bakit nangyari ito at bakit merong pusil firearms na nakapasok sa paaralan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.